So yan mga kabahay, tuturo ko sa inyo kung paano sukatin yung lupa o lote ng pagtatayuan yung bahay sa square meter. Pero bago yan, intro muna tayo. Okay. Okay. So kung halimbawa, ayan yung lote nyo, yung lupa ng pagtatayuan yung bahay. Tapos, halimbawa may sukat siyang 5 meters. Yung length niya o yung haba. Tapos may lapad naman siya o yung width niya na may 5 meters din siya. Yung width o yung lapad. Ang formula lang gagawin natin, ito yung area nyo. Ito yung lote nyo. Ang formula lang gagawin natin, area is equal to width multiply by length. Area equal sa width nyo, yung lapad ng lote nyo, 5 meters multiply sa haba o sa length. No, 5 meters din equal 25 square meter. Ayun na yung square meter nyo. Ayun na yung kabuang sukat ng lote nyo, yung 25 square meter na yan. Paano malalaman, paano natin makikita yung 25 square meter na yan? Madali lang po yan. Yung 5 meters na yan, sukatin nyo siya mula doon hanggang doon. Halimbawa, ito yung 1 meter, 2 meter, 3, plus 4. Basta yun yung 5 meters niya. Ganon din sa kabila. 1, 2, 3, 4. Tapos yun, yung 5. Gawin natin, etong mga dulo niyan, patamaan nyo rin doon sa dulo. Yan, ganyan lang. Wala kasi kung ano, ruler. Hindi ko makita mga sir. Ayan. So, ayan, na yung 25 square meter nyo. Ayan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan yung 25 square meter nyo. Ayan yung sukat ng lote nyo, yung 25 square meter na ba. E paano naman kung ang lote nyo hindi pa square? Halimbawa, ang lote nyo, ganyan, mga kabahay. Halimbawa, lote nyo ganyan. Ano yung gagawin natin dyan? Mahirap po ba? Hindi. Padaliin po natin. Halimbawa, ito pong taas nito, may meron siyang 5 meters. Tapos, halimbawa, ito ay merong 15 meters. So, paano po yung gagawin natin dyan? Eh, ang dami pong corner niya. Tapos, ito rin po, meron pong 15 meters din. Tapos, ito, meron din siya 5 meters. Diba, ito po yung width niya o yung lapad. Tapos, ito naman po yung length niya, yung haba. Tapos dito po, meron po siyang sukat na 10 meters. Tapos dito po, meron din siyang 10 meters. Paano natin gagawin na mas madali, madalian tayo dyan? Madali lang po.
ganito lang po. Para maging rectangle siya, gawin natin, unahin natin to, tong area na to. So, putulin natin to. Putulin natin yan. O, doon kayo magputol. Dito. Para ito naman yung maging rectangle niya. O, dalawa na may choices nyo. So, bali, dito na tayo para makakuha na natin yung sukat. Isipin na lang natin, takpan natin to para di kayo malito. Kung ngayon, 15 meters yung haba nun, yung length niya, sabihin dito, 15 meters din. Kasi, ayun nga yung 5. Bali, yung 10 na yun, dinagdagan lang natin ng 5 meters. Kaya magiging 15 din yun. Ayun. Bali, area 1. Area 1. Ito yung area to natin. Ganun din sa taas. Ganun din naman yun. Ayan. Ganun din gagawin natin. So, area 1 equal with multiply area 1. Area 1 equal to width. Ayun nga po, yung width. Ayan. 5 meters. Times sa 15 meters length niya. Yan. Meters to mga bahay. Equal 25. Ah, sorry. Bali 15 pala tong length natin, 15. Equal to 75 square meter. Ito yung area 1. Ito na yung sagot sa area 1. Dito naman tayo sa area 2. So, dahil pinutol natin mga bahay, pinutol natin ang mangyayari din. Mangyayari dito sa baba naman, ito naman isipin natin na wala to, no? Area 2 na tayo. Bale ito, area 2 equal with multiply length. Baka nagtaka kayo dito na kanina, ano? Wait, ano to? Question mark yan. Area to equal with multiply length. Ito naman yung sagot niya. Bali, yung ito, width niya nga, kadugsong nun, 10 meters times 5 meters equal niya sa 50 square meter. Yan. Ito yung sagot sa area 2 natin. Paano natin pag-isayin yan? Ganun lang. Mga idol, mga kabahay. Plus natin yung dalawang sagot na yan. So, 75 square meter plus 50. Meron ng lote mo na yan, nakabuuan, ayan, yung buo na yan, ng 125 square meter. Ayan, yung sagot sa kabuuan na yan. Yung 125 square meter na yan. So, yun. Sana na nakatulong tong video na to sa pagsusukat nyo ng lote nyo na kahit kayo mismo kayang-kaya nyo. Ayan. So, ayun. Salamat.